ang 7 pagkain na dapat iwasan kung gusto mong humaba ang iyong buhay. Kung papansinin nyo, ang mga tao noong unang panahon ay mas mahahaba ang kanilang buhay at malayong nagkakasakit dahil ang kanilang mga pagkain kinakain ay galing lamang sa kanilang bakuran na puro gulay at prutas. At ngayon sa ating panahon, ang daming nagsisilabas ang sakit dahil na rin sa mga pagkain nating napakaraming artificial flavoring at preservatives na talaga namang nagdudulot ng masamang epekto sa katawan. Ang lifestyle at food choices ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umiiksi ang ating buhay. Kaya kung gusto mong mabuhay ng mahaba, piliin lamang ang mga tamang pagkain na dapat mong kainin. Narito ang 7 pagkain na dapat mong iwasan. Number 1, processed foods. Ang mga pagkain na dumaan sa proseso gaya ng hot dogs at dilatang pagkain ay hindi dapat ang kilikin ng sobra. Dahil ang mga ito ay punong-puno ng preservatives at kung ano-ano pang artificial na chemical upang hindi agad masira. Mataas din ang mga ito sa sodium na maaari makapinsala sa iyong kidney dahil sa taas ng salt content ng mga ito. Marami sa mga bata ang sobrang saya kung kumakain ng mga processed foods tulad ng hot dogs at iba pa. Karamihan sa mga magulang ay magluluto na lamang ng hot dog sa umaga para sa kanilang mga anak dahil ito'y mabilis lutuin. Ayon sa pag-aaral, posibleng maging sanhi ng kanser sa rugo ng mga bata ang sobrang pagkain ng hot dogs. Batay sa report, ang compound na sodium nitrite sa mga hot dogs ang siyang delikado sa kalusugan. Ayon sa The New York Times, ang mga nitrite ay nahahalo sa mga amines na natural na nakikita sa tiyan at sila'y bumubuo ng carcinogens. Ang pinakamatinding carcinogen na nadiskubre ay ang nitrosamines. Ang isa pang research sa University of Southern California School of Medicine ay nagsusuwestiyo na ang mataas na numero ng mga batang nagkakaroon ng leukemia sa Los Angeles ay dahil na rin sa nitrosamines. Kaya ang pinakamainam ay maging maingat at bawasan ang consumption ng mga ganitong pagkain lalong-lalo na sa mga bata. Number 2, fried foods. Marami sa atin ang mahilig kumain ng prinitong pagkain dahil mas mabilis nga naman lutuin ito. Subalit ang pagkain nito ng madalas ay masama sa kalusugan ng puso dahil sa mataas na level ng fats na taglay ng mga ito. Ayon sa mga eksperto, ang madalas na pagkain ng fried foods ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagtaas ng timbang at iba pang problema sa kalusugan tulad ng mataas na cholesterol, high blood pressure at type 2 diabetes. Hindi naman daw masamang kumain ng fried foods kung paminsan-minsan lang. Make sure lang na hindi natin ito aaraw-arawin. Gayun din, subukan natin ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng pagkain nang sa gayon ay hindi tayo magsawa sa prito. Magandang paraan din ito upang mabawasan ang mantika na mai-intake natin. Number 3, soft drinks. Nakasanayan ng ibang tao na pagkatapos kumain ay sasabayan ito ng pag-inom ng soft drinks, lalo na kapag ito ay malamig at nagyayelo. Nagdudulot kasi ito ng satisfaction sa iyong kinain at kaagad kang magdidighay pagkatapos mong inumin ito. Ngunit sa kabila ng sarap at tamis ng soft drinks ay nagdudulot ito ng masamang epekto sa ating katawan. Ayon pa sa isang pag-aaral, ang isang taong regular na umiinom ng soft drinks ay mas mataas ang tsansang dapuan ng mga sakit. Mapadayet, light o zero man ang sinasabing sugar content ng isang soda ay pare-pareho pa rin silang mga inuming hindi maganda sa katawan. Dahil ang mga soft drinks at iba pang carbonated drinks ay nagtataglay ng mataas na sugar level at iba't ibang chemical. At kung madalas ang iyong pag-inom nito, ay pwede kang magkaroon ng iba't ibang sakit. Number 4, artificial sweeteners. Bukod sa mga pagkain at inuming mataas ang sugar, ay dapat ding umiwas sa mga pagkain na may artificial na pampatamis. Dahil ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar level ng katawan at pwedeng humantong sa sakit na diabetes, problema sa atay, obesity, at komplikasyon sa utak. Number 5, corn syrup. Ito ay isang uri ng mumurahing pampatamis na matatagpuan sa mga processed foods at carbonated drinks. Kadalasan itong ginagamit dahil sa mas abot kayang presyo nito, ngunit nakakasama naman sa kalusugan. Ang pagkain nito ng sobra ay nakakapagdulot ng pagkagutom ng isang tao, kaya siya ay mapapakain ng marami na pwedeng mauwi sa pagiging obese at pagtaas ng blood glucose level. Number 6, junk foods.
Ang pagkain ng junk foods ay lubhang nakakasama sa ating kalusugan. Ayon sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong madalas kumain ng junk foods ay humihina ang memorya, nahihirap ang umintindi dahil nakakabagal ito ng pag-iisip at sinisira nito ang mood ng isang tao. Ang junk foods din ay maaaring maging sanhi ng di matigil na paghahanap ng pagkaing hindi healthy. Dahil nakahiligan mo nang kumain ng junk foods, hanap-hanapin na iyo ng iyong katawan. Dahil dito, maaaring masira ang appetite mo sa pagkain ng masustansyang pagkain. Ang mga junk foods ay nagtataglay ng napakataas na salt content at madaming preservatives. Kaya kung madalas kang kumain ng mga pagkain ito, mag-isip-isip ka na kung gusto mong mamuhay ng matagal. Number 7, inihaw na pagkain. Isa sa mga nakikitang dahilan ng cancer sa mga Pinoy ang labis na pagkain ng mga inihaw. Nagdudulot ito ng carcinogens dahil sa chemical reaction na nagaganap habang iniihaw ang pagkain, partikular na ang taba ng baboy at baka. Dahil dito, hindi natin namamalayan ang labis na pagkonsumo nito na siya palang maaaring dahilan sa pagkakaroon ng matinding karamdaman. Alam nyo ba na ang pagkaing inihaw habang niluluto ay nagkakaroon ng chemical reactions at formation ng mga mapangarib na compounds na maaaring magdulot ng cancer? Isulong po natin ang kahalagahan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!